Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-checkmate gamit ang bishop and knight. Okay. No, so may iba't ibang ideas, no? Pagdating sa pag-checkmate ng pawn and king, pagka bishop and knight na lang yung natitira sa atin. Okay? So, ang unang bagay na kailangan nyo maintindihan pagka nagkaroon kayo ng ganitong position, tignan nyo yung bishop nyo, no? So, light squared bishop ang meron tayo. Ibig sabihin, dapat alam nyo nasa A8 square at H1 square, doon nyo lang siya mako-force mate. Okay? Doon nyo lang mako-force mate yung black king. No? So, kung alam nung black yung idea na yun, so, ang pagdepensa niya, hindi siya iiwas siya makapunta doon sa dalawang corner na yan, no? So, either dito sa A1 or H8 siya pupunta or sa center, no? Hanggat maaari. At ang isa pa na dapat nyo maintindihan, meron tayong rule na i-apply dito. Okay? Ito, PD rules, no? 50 move rule. Okay? Ano ba yung 50 move rule? Okay? Within 50 moves without pawn move and capture, pwede na mag-claim ng draw ang magkabilang side, no? Okay, so dapat ma-checkmate natin siya within 50 moves or less. Okay? Dahil pag di natin nagawa, pwede na mag-claim ng draw yung black. Okay? So ngayon, alam na natin na sa A8 lang at saka H1 natin siya pwedeng ma-checkmate. Okay, so ang first step natin, kailangan itulak natin papunta sa corner tong king, no? Siyempre, siya kasi iiwasan niya yan. Pero kung siya, magpusa na siyang pumunta dyan, eh hindi na tayo, mabilis natin siya ma-checkmate, okay? Pero siyempre, alam ng black yung gagawin niya, hanggat maaari, iiwasan niya yan. Okay, so kahit saan corner, yun ang una natin gagawin. Dadalin muna natin siya sa corner. Okay? So, gamit yung ating, unahin natin itong king, no? So, activate natin itong knight. Dito siya dyan. So, bishop. Okay. Dito. Dito. Okay. So, itong position na to ng bishop at king, no? Lagi nyo tatandaan. Okay, pagka ganito ang position nilang tatlo, no? Ang gagawin lang ng black dyan is matras, no? Okay? So, syempre, sabi ko nga, ano sabi ko kanina? Saan pupunta yung king? Iiwasan niya itong square na yun, di ba? Yung corner na yun. Kaya dito siya pupunta sa kabila. Okay? So, king, no? Tapos dyan. So, ano next move natin ulit? Okay, di ba? So, ang kailangan natin gawin, paatrasin yung king. Pupunta sa corner, no? Okay? So, lapit natin itong knight. So, dito siya pupunta, no? Hindi siya pupunta dun sa kabila. So, king. Okay. So, maganda na itong position ng bishop natin dito, no? So, ang kailangan natin ngayon, itong knight, dadalhin natin sa F2. Okay? Dadalhin natin sa F2 yung knight. F7, sorry. Para mapaalis itong king niya sa sulok. Okay. Nadala na natin sa corner. Yun yung una natin dapat gawin, di ba? So, susunod natin gagawin, ipupush natin siya papunta dito sa A8 square. Okay? Dahil dyan natin siya mamatihin. No? So, paano? Kailangan itong knight mapunta sa F7. Okay? So, knight. Okay? So, ngayon, hindi na makakabalik yung king sa corner. Umpisa na natin unti-unti. Itutulak natin siya sa patras, no? So, bishop. Okay, ito, meron kasing simpleng paraan, no, para matandaan nyo kung ano yung
magiging pattern natin dito. Meron kasing tinatawag dito na W maneuver. Okay, ano yung W maneuver na yan? Okay, ito yung knight. So, ito dito, ito doon, so, tatandaan nyo yung maneuver na yan, no? W maneuver ng knight. So, napaka-importante niyan, no? So, halimbawa, punta tayo dito. Okay? So, syempre, dalawa yung choice na, no? Pwedeng dito, pwedeng doon. So, unahin natin itong punta doon. Okay? So, knight. Punta nyo dyan. So, susunod lang natin, no? Pag bumalik siya, meron kasi tayo nito. Okay? So, check pa rin siya, no? Hindi pa rin siya makakapunta doon. So, pagpunta nyo dito, anong next move natin? Yung maneuver natin. Diba? W, dito na mapunta. Okay? So, force mo siya doon, diba? Pagka siya bumalik doon, ah, sorry. Okay, balik natin, ha? Sorry. Pagpunta nyo dyan, so, ito, no? Waiting move. Okay? May waiting move tayo dito, no? So, ang waiting move natin lagi itong bishop, no? Okay? So, pagpunta nyo dyan, balik ulit tayo doon. Okay? Cross nyo dyan. Okay? So, simple, no? Ang bilis natin siya mamape pagka bumalik siya dun sa F8 kanina. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, etong knight, dadalhin natin sa A6, no? So, napaka-importante. Dadalhin natin dyan yung knight sa A6. Knight. Pagpunta siya doon. Okay, waiting move ulit tayo, no? Dapat pagpunta natin sa A6, undercheck siya. Okay? Pagpunta ng knight dyan, undercheck dapat yung king. So, waiting move tayo. Ano yung move na, ano yung gagalawin natin pagdating sa waiting move natin? So, bishop, di ba? Okay, so pagbalik niya dyan, dapat pagpunta natin sa A6, check siya, no? Under check. Pagpunta sa corner. Checkmate. Okay? So, huwag nyo kakalimutan yung W maneuver natin, no? Napaka-simple nun. Napakadaling tandaan. At napaka-importante, no? Na tandaan natin yung maneuver na yun. Okay? So, parang di tayo mahirapan. Checkmate agad yung opponent's king. So, nakailang moves tayo? 30 moves, no? Sa variation na yun. Okay? So, paano naman yung balik tayo dito? No? Okay? So, dito kasi, bumalik siya sa F8. Paano pag doon naman siya napunta? Okay? So, susundan lang natin ng king. Okay? Sundan natin ng king. So, kita natin, pag siya bumalik dito, babalik tayo doon sa first variation natin kanina, no? So, pag atras niya doon, balik tayo dito ng king, tapos bumalik siya, check ulit ng bishop. Okay? So, saan siya pupunta? Pipilitin niyang mag-escape, no? Dito siya dadaan, no? Okay? Lalabas siya dyan. So, anong move dito sa tingin nyo ang kailangan natin para mapigilan yung paglabas ng king? Okay? Ano sa tingin nyo yung move? Sige, pause nyo, tapos isipin nyo maigi. Ano yung magandang tira dyan ng white? Para mapigilan yung pag-escape nitong black king. Oh, di ba? Nakalimutan nyo na. Yung W maneuver, saan papunta to? Okay, knight. So, ang kinokontrol lang knight, itong dalawang square, di ba? So, hindi siya makakapunta dyan. So, pagpunta niya dito, meron tayo bishop. Okay? So, bakit siya tumatakas? Kasi nga, alam niya, dito siya matcha-checkmate, di ba? So, didepensahan niya talaga yung sarili niya para hindi siya makorner dyan. Okay, pipilitan niya umalis. No? So, ano susunod niyang gagawin? Pagpunta niya dito, so, lilitan na natin yung kanyang ano? Dadaanan, no? Pagpunta tayo dyan ng king, ng bishop. Pag bumalik siya doon, sorry. Okay, so, dito muna tayo. Yan. Para malimit natin yung galaw niya, no? So, pag pumunta siya doon, meron ulit tayo nito. Balik tayo sa dating position. Okay?
Tapos saan ito pupunta? W maneuver, di ba? Tapos waiting move. Okay? Hintayin mo siya kasi baka bumalik siya doon eh. Pag nagpunta agad tayo dito, may balik siya doon, no? So kailangan natin ng waiting move. Okay, hindi pala. Pag king pala nagpunta dito, babalik siya doon, no? Pag check natin, makakalabas siya doon. Kaya kailangan natin ng waiting move. So move natin ng bishop, no? So pag bumalik siya dyan, babalik na tayo doon. Okay? So napakasimple, no? Napakadalik ng daan. Okay, ito yung first variation natin kanina, nakapunta tayo doon. Okay, so paano naman pagka ganito nangyari? Okay, di ba? Bishop. So, punta siya dyan. So, bishop e4. Punta siya doon. Okay. So, ganun pa rin, no? Yung pa rin na magiging sistema natin. So, balik pa rin tayo sa dati. Okay? So, pag magpunta siya dyan, meron tayong bishop. Okay? So, ganun nun. Okay? Oops! Waiting move tayo ulit. No? Dapat yung knight pagpunta sa a6, under check siya, no? So, bishop lang muna tayo. Pagpunta niya doon, knight, and checkmate. Okay? So, napakadaling tandaan, no? Basta, importante, nung nauna, yung W maneuver natin, huwag niyong kakalimutan, no? Tapos, ano yung first step natin? Okay, alamin natin anong color ng bishop natin, di ba? Nasa light square ba siya o nasa dark square? Ngayon, kung ano yung kulay ng square ng bishop natin, doon sa same color niya sa corner, doon natin susukulin, doon natin checkmate yung kalaban. Okay? Siyempre, didepensahan niya yun. So, magiging first step natin, i-corner, dalin muna sa corner yung king ng kalaban. Okay? Kahit saan corner, sa apat na corner, kahit saan dyan. Okay? So, kung pupunta siya sa puti, mas maganda. Saglit lang, di ba? Pero hindi natin siya mapupwersa agad. Okay? So, pupuntahan niya talaga yung kabilang corner. Kung white square bishop tayo, ang pupuntahan niya, itong dalawa, yung dark square, no? Okay? So, basta dalin muna natin siya sa corner. Pagkatapos, saka natin siya unti-unting dalin doon sa kabilang corner kung saan natin siya i-checkmate. So, nakita niyo, 29 moves, oh, or 30 moves, pagka-correct lang yung, tama yung mga tira natin. Okay? So, hindi naman mahirap tandaan, eh, no? Kasi, napakasimple, eh. No, yung W maneuver natin, huwag na huwag nyo kakalimutan. Yun ang pinakasimpleng paraan, no? At madaling tandaan. Pattern kung paano i-checkmate yung king ng kalaban using knight and bishop. So, meron pa rin ibang ideas, eh. Pero, ito na yung pinakamadali. Meron pa dyan na small, medium, large na triangle. Okay, from large triangle, gagawin mo medium hanggang maging small, tapos mag-checkmate mo na siya. Okay? Pero ito yung pinakasimpleng way at madaling tandaan. Okay? Anong maneuver ulit yun? W maneuver. So, okay? Huwag kakalimutan. And good luck sa inyong chess career. Sana may natutunan kayo. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang videos. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And thank you.